saan po ba yung ating puso during the time na tayo po ay nag-praise the Lord, no? Nasa saan po ba? Bumubukal saan po ba yung ating pag-glorify sa Kanya o sa atin? Na tinitingnan tayo sa ating mga past life po natin, no? At pilit na ibinabalik ito sa atin. Ng Panginoon ayon kay San Marcos. Puri ka namin, Panginoong Jesucristo. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskrebang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kanilang kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod nyo ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, umatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Sinipuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, no, at papuri sa Diyos sa kaitaasan. Unang-una po, no, maraming salamat sa Diyos dahil
tayo po ay naimbitahan sa pagkakataong ito. Thank you so much kaya sister natin no, na nag-invite sa akin kanina, no, nag-message sa atin, Sister Mary Key. Tama ba yung pagka-pronounce? At thank you so much din no, sa inyong lahat sa presensya nyo. So sa ating ebanghelyo ngayon mga kapatid, ay isang napakagandang pagnilayan po natin no, sa ebanghelyo ni San Marcos na kung saan ay ipinapahiwatig po sa atin mga kapatid ko kay Kristo sa community po nitong Prayer Warriors of the Holy Spirit ay talagang kahit na sa panahon pa ng ating Panginoong Hesukristo, marami na talaga ang mga namumuhay ng hindi po naayon sa kanyang sa kalooban ng Diyos. No? Sinasabi nila na sinusunod nila ang kautusan, but then nakikita po na hindi pala ganoon ang kanilang pamumuhay. No? Kasi kung titingnan natin no, sa verse 1 ng ating ebanghelyo ngayon, lumapit kayo sa mga Pariseo kasama ang ilang tagapagturo ng mga kautusan na galing pa sa Jerusalem. So alam po natin mga kapatid na marami po ang lumalapit sa ating Panginoon. Even though tayo po lumalapit sa Kanya. But ang question is, kapag tayo po ba ay lumalapit sa Kanya, ano po ang ating intention? Ano po yung dahilan? Bakit po tayo lumalapit sa Kanya? Kasi dito po, nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain na hindi muna naghuhugas ng kamay ayon sa kinaugalian. Kasi may napupuna. No? Tayo po ba ay lumalapit sa ating Panginoong Hesukristo dahil tayo ay may napupuna po sa mga tao ng simbahan? Meron po ba tayo nakita ang mga pari na may mga issues na atin pong binabato sa kanila, ng mga lingkod ng Diyos na nagsiserve naman sa simbahan na binabato natin sa kanila? Ganito po ba yung ating pamamaraan sa paglapit sa ating Panginoon? Katulad nitong mga tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem, lumapit sila para lang may ipuna no, sa ating Panginoong Hesukristo, lalo't lalo na sa mga sumusunod sa ating Panginoon. No? Tayo po ba ay ganoon yung ating mga gawain? At baka tayo po ay naging victim din na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, but then may mga tao na pumupuna din po sa atin na tinitingnan tayo sa ating mga past life po natin no, at pilit na ibinabalik ito sa atin. Baka ganoon po yung mga nangyayari po sa atin. No, dahil ang point ng paglapit nila sa ating Panginoon, dahil ang kostumbre o yung kautusan ng mga Hudyo ay dapat talaga i-implement ito, no? Dahil para sa kanila kasi ito yung tamang gawain. Kumbaga, mga kapatid, no? Ang time pa pala ng mga early Christians, no? During the time of our Lord Jesus Christ nang nagkatawang tao siya dito sa lupa, ay mayroon na palang namumuhay na isinasabuhay ang tinatawag natin sa panahon natin ngayong superstition. Ayan, superstition po kasi yun, maghuhugas ka ng mga tasa, pitsel, sisid ng tanso, at iba pa, no? Yung mga kautusan ng tao na ginagawang kautusan ng Diyos. Dito po, no? Sinagot sila ng ating Panginoon, mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaías tungkol sa inyo, nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Alam po natin no, na we are praising the Lord. We are using our tongue to praise the Lord. But the question is, nasa saan po ba yung ating puso during the time na tayo po ay nag-praise the Lord? No? Nasa saan po ba? Bumubukal saan po ba yung ating pag-glorify sa Kanya? Baka dito lang yan sa bibig natin no? At hindi nanggagaling sa ating puso. Kasi ang tinuturo po sa atin ng ating simbahan patungkol po sa superstition na yan ay dapat po nating iwasan talaga yung pagpaniniwala po natin sa tinatawag nating superstition. Kasi in
21:38 ng Catechism of the Catholic Church. Ito po yung ating mababasa. Superstition is a departure from the worship that we give to the true God. It is manifested in idolatry as well as in various forms of divination and magic. So, ibig sabihin pala mga kapatid, if we live in this superstition, we also live in an idolatrous living. So, tayo po ay sumasamba pala sa Diyos-Diyosan. And if you mind, in Revelation chapter 21 verse 8, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, napapa-impyerno. So, napaka-delikado po pala nito mga kapatid. Kaya, marami ang nagsasabi na wala namang mawawala, no, kapag naniwala tayo sa superstition. Pero ang totoo niyan mga kapatid, no, at mga kaibigan, meron pong mawawala. At yan po ang ebanghelyo po natin ngayon sa Mark chapter 7 verse 7 o Marcos 7:7. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Ang nawawala po yung purity po ng ating pagsamba kapag tayo po ay living in that superstition. Ano po yung mga superstition na yan? Nandito po tayo sa panahon na bawal magwalis kung gabi. No? Bawal magwalis ng walis tingting kapag merong lamay. Marami pa pong mga ganyan, no? Bawal daw na dapat daw yung kakadating lang ng menstruation ng isang babae, dapat tumalon siya sa isang hagdan. Superstition din po yan, mga kapatid. Ha? Tapos yung pagpapatayo po ng bahay, kailangan merong mga coins, may padugo pa, bawal na bawal. Yan po ay idolatrous na mga pamamaraan ng pamumuhay po. So, yan po ay part of superstition. Kaya dapat po, mga kapatid at mga kaibigan, ay atin po yung maiwasan. No? Sa lahat po ng mga nakikinig ngayon, so, ito po ay pinapakita sa atin ng Panginoon na dapat huwag tayong mamuhay ng ganyan. No? Dahil ang ipinapakita ng mga hudyong ito ay pamumuhay po na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kautusan lamang ng tao. And another point sa ating gospel, sa pagkakataong ito, it's also about what we eat. No? Ano po yung ating kinakain? Marami pa po tayong dapat na maunawaan, especially sa pagkain, no? Marami nang sasabi kasi, no, ng mga ibang kaibigan natin sa ibang pananampalataya, bawal ang pagkain ng baboy kasi nasasabi sa Leviticus na bawal. Yun po ay time ng Old Testament, but not the time of the Christian. So hindi po na yan ipinagbabawal kasi sa gospel natin ngayon, malinaw po na ipinaliwanag ng ating Panginoong Jesucristo mismo na hindi na po yan bawal. Kung basahin po natin yung sabi ng Panginoon sa verse 15, walang pagkain na pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas dito. No, hindi po yung pumapasok, no, kundi yung lumalabas. Ano po ba yung mga lumalabas na ito na sinasabi din ng ating pinagninilayang ebanghelyo? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, dito mismo, kasi yung sabi ng Panginoon, yung pagsamba natin sa Kanya, dapat hindi lang sa bibig, dapat bumubukal sa puso. Dahil pala, sa puso ng tao nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa Kanya upang makiapid. Yan. Magnakaw. Umatay. Mangalunya. Mag-imbot. Gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng ito ay nanggaling sa puso at ang mga ito ang siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya nga mas maganda, no, ang ating simbahan ay nagtuturo sa atin kung paano po tayo ma-purify, pagpapakabanal. Kaya nga yung ating simbahan mga kapatid, no, ay meron tayong mga santo dahil sa kabila ng mga pamumuhay nila noon sa mundong ito na napakasama, but then they are being given a chance na mabago po yan. Saint Augustine, no? Kapistahan po niya noong 28, no? Ano po yung pamumuhay niya noon? Napakasama ng pamumuhay niya. But he become a saint.
at marami pa pong mga santo at santa natin na hindi naman po sila perfect, but then because they want to follow Christ, no, nagawa po nila ang pagpamumuhay na naaayon po sa kalooban ng Diyos at hindi naaayon sa kung anuman ang iniuutos ng tao. Kaya sa ebanghelyo natin, mga kapatid, it's better to obey God, no, than to obey man. Kasi wala naman pong magagawa ang tao sa atin. Kahit sasabihin natin ang taong yan ay pinakamakapangyarihan dito sa mundo, dito sa lupa, sabihin man niya siya yung presidente, sabihin niya man niya siya yung may-ari ng mundo, kahit na maging kibuloy po yan, ay hindi po yan makapangyarihan pa rin. Bagkos ang Diyos po, no, ang makapangyarihan sa lahat. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 7:21, dapat ang gawin po natin ay hindi lang na tinatawag natin ang Panginoon, kundi dapat ang pagsunod talaga sa kalooban niya. Kasi ito yung pinaka bottom line po natin, mga kapatid, mga kaibigan. Bakit po tayo nandito? Ay, ispiya ko sila, ha? Ayan. So, yan po, mga kapatid, ha? Ang atin pong... Oh, alam ko na, kapatid ako yung pangalan. Ayan, so, yan po, mga kapatid, ang atin pong ebanghelyo sa pagkakataong ito. Dapat po yung na... Yung pangalan ko dito. Ha? Sandali lang po. Ayan po. Dapat po, mga kapatid, ay... patuloy lang tayo, no, sa kung anuman ang pamumuhay na gusto po ng Diyos sa atin. Ipinapakita sa ating ebanghelyo na huwag po natin bigyang priority ang kautosan ng tao, bagkus we need to prioritize, mga kapatid, ang kautosan ng atin pong Panginoong Diyos. Yan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri, kadakilaan, magpakailanman. Maraming maraming salamat po, Rodeo et Ecclesia. Amen.